Magandang umaga po, narito po tayo ngayon sa Bomber Court sa may Sampaloc, Manila. Kung saan nagaganap ang vaccination para sa mga senior citizens ng barangay na ito, pati na rin ang Karating na barangay dito sa lungsod ng Maynila. Para po sa mga senior citizens na ninanais po magpabakuna na malapit po sa mga vaccination sites ay maaari pong magtungo sa pinakamalapit na vaccination site ng inyong lugar. Okay, at mag-pre-register na rin po muna sa www.manilacovid19vaccine.com. Kung hindi naman po masyadong techy o kung ninanais na po talaga magpabakuna ngayon at hindi pa rehistrado, ay maaari naman po pumunta dito para mag-walk-in. Bukod po dito sa Barangay 463 sa Barangay Bomber Court ay meron din pong iba't iba pang lokasyon ng vaccination schedules para sa mga senior citizens. Ito po ang mga sumusunod. Sa District 1, Barangay 69 sa Morsak Basketball Court, Barangay 85 sa Maharlika Covered Court, District 2 naman sa Barangay 201 sa Calderon High School at Barangay 254 sa M. Gizon High School, District 3 naman sa Barangay 333 at Barangay 284 sa Marcela Agoncillo Elementary School. Sa Districts 4 naman, Barangay 435, Plaza Nazareth Court at Barangay 463 sa Barangay Bomber Court. Dito po kung saan tayo ngayon. Districts 5 naman sa Barangay 671 sa Huxulukban Elementary School at Barangay 780 sa Villamor High School Extension Building. At District 6 sa Barangay 873 Santa Ana Elementary School at Barangay 841 sa bagong Barangay Athletic Club. Bukod po rito kanina, nasa Santa Ana Hospital tayo kung nasaan binigay na ang second dose ng vaccine para sa mga healthcare workers na nabigyan ng Sinovac vaccines noong nakaraang March 2. Kasama rin po natin doon si Manila Vice Mayor Maria Sheila Hanilacuna Pangan, Doc Arnold Pangan, MHD Director, at si Dr. Grace Padilla, ang Director ng Santa Ana Hospital. Kapag kayo po ay nakapag-pre-register katulad po ni Tatay, meron po kayo matatanggap na vaccination ID katulad po nito. Good news rin po para po sa mga ninanais magpabakuna ng mga may sakit, may mga ibang karamdaman katulad ng diabetes at high blood. Ayon na rin po sa anunsyo ni Mayor Isko Moreno kagabi sa kanyang live, ay mag-uumpisa na rin po ang vaccination bukas para sa mga A3 priority group o yung mga may comorbidities. Ang example po ng comorbidities ay ang mga sumusunod: chronic respiratory disease, hypertension, cardiovascular disease, chronic kidney disease, cerebrovascular accident, malignancy, diabetes, obesity, neurological disease, chronic liver disease, tuberculosis, chronic respiratory tract infection, immunodeficiency state, at iba pa. Maaari lamang po magpakonsulta sa inyong doktor para mangingi na rin po ng abiso kung maaari po kayo magpabakuna o hindi. Sinasabi nga po ni Mayor Isko Moreno, pwede pong maging choosy sa Maynila. Hindi po namimilit ang LGU o kahit na namang LGU na magpabakuna. Kung ayaw po ng senior citizen ay maaari po siyang hindi mag-register, maaari rin po siyang hindi mag-walk-in. Kung ninanais naman po ay welcome po kayo at yayakapin po kayo ng lungsod ng Maynila. Thank you.
Muli po, narito po tayo ngayon sa Bomber Court dito sa Sampaloc, Manila, kung saan nagaganap ang vaccination para sa mga senior citizens. Kasama rin po natin si Vice Mayor Maria Sheila Hanilacuna Pangan. At tanda na rin po magturok ng kanyang pasyente. Para po sa mga nagtatanong, ayon na rin po sa abiso ni Mayor Isko Moreno ay maaari po mag-walk-in. Para po sa mga hindi makapag-pre-register, lalo na po ngayon at medyo nasa maintenance state po ang website. Pero po mamayang hapon ay maayos na rin po ang site at magiging open na rin po siya at maaari na po kayo mag-pre-register ulit. Para po sa mga bedridden senior citizens po, maaari pong magpapunta ng inyong kasama dito po at i-inform lang po yung barangay at yung MHD para po siya po mismo mapuntahan po sa inyong bahay. Muli po, narito po tayo ngayon sa Bomber Court sa May Sampaloc, Manila, kung saan po nagaganap ang mass vaccination para sa mga senior citizens ng Barangay 463, pati na rin po ng mga malalapit na barangay nito dito sa lungsod ng Maynila. Para po sa ninanais po magpabakuna, kung pre-registered na po kayo ay maaari pong dalhin ang QR code o ang yung waiver para po maipakita lang po dito at alam na po nilang naka-pre-register na kayo at maisascan na lamang po. Para naman po sa di pa po pre-registered pero ninanais na po magpabakuna ng mga senior citizens ay maaari po magtungo dito at mag-walk-in. Ayon na rin po ito sa anunsyo ni Mayor Isko Moreno na maaari po mag-walk-in ng mga seniors. Ngayon po ang ikatlong araw ng vaccination para po sa mga senior citizens. So abangan po ang susunod na schedule po mamaya po para po bukas. I-anunsya naman po ito sa live po ni Mayor Isko Moreno Domagoso mamaya ang gabi. O kaya naman po ay nasa page po ni Mayor Isko Moreno or sa Manila Public Information Office. Thank you.
Muli po, huling paalala, narito po tayo ngayon sa Barangay 463 sa Bomber Court kung saan nagaganap po ang mass vaccination para sa mga senior citizens ng barangay na ito, pati na rin ang mga karating na barangay dito sa lungsod ng Maynila. Para po sa schedule po ngayon ng vaccination para sa mga senior citizens, ito po ang mga sumusunod. Para sa District 1, sa Barangay 69 sa Morsak Basketball Court at sa Barangay 85 sa Maharlika Covered Court. Sa District 2 naman, Barangay 201 Calderon High School at Barangay 254 sa M. Hizon High School. District 3 naman sa Barangay 333 at 284 sa Marcela Agoncillo Elementary School. District 4 naman sa Barangay 435 sa Plaza Nazareth Court at Barangay 463 sa Barangay Bomber Court. District 5 naman sa Barangay 671 sa Husto Lukban Elementary School at Barangay 780 sa Villamore High School Extension Building. At sa District 6 sa Barangay 873 sa Santa Ana Elementary School at Barangay 841 sa Bagong Barangay Athletic Club. Bukod po rito, pinapaalalahanan po natin ang mga frontliners na nagpabakuna po ng Sinovac vaccines noong sa Santa Ana Hospital last March 2. Ngayon po ang schedule po ninyo ng second dose. Kung maaari lamang po, pumunta na po sa Santa Ana Hospital. Take your time lang po, may proseso po ang lahat, no? Step by step, makakakausapin po tayo. Kinagagalan ko po balita sa inyo, nandito po ang ating Vice Mayor, Harry Lacuna. Ayun po. Handa na po siya, kalalayan tayo sa lahat po ng ating mga gawain. Kaya po sa ating mga senior para na rin po sa maalaman ng lahat. Tumila po kasi ay mag-umpisa na rin po ang A3 priority group. Sila po ang may mga comorbidities. Example po nito ang may chronic respiratory disease, hypertension o high blood, cardiovascular disease, chronic kidney disease, cerebrovascular accident, malignancy, diabetes, obesity, neurologic disease, chronic liver disease, tuberculosis, chronic respiratory tract infection, immunodeficiency state at iba pa. Maari lamang po magpakonsulta muna sa inyong doktor kung maari po kayo magpapakuna o hindi.